Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Kasama natin po ang 5 sa 16 na mga ahente rin po ng Bliss Romay, tama ba? Romay e-bike and scooter na inereho natin kahapon. Mukhang ang dami sigurong problema ho nito. Ibang batch sa complainants po ito, ha? At ang sabi nila, ang mga nauna nating complainants kahapon, dinedma raw sila ng may-ari ng kumpanya na si Asoy. Mm-hmm. Kahit pa nga nagsumbong na rito po sa Kilos Pronto. O ito, mm-hmm, magandang gabi sa inyo. Ano ang kaibahan ng problema ninyo dito sa kumpanya ninyo dito? Parehas lang po kami ng problema. Kaso po, yung mga problema po namin is hindi po nila pinapansin. Mm-hmm. Binabaliwala lang po nila. Okay, para marinig ni Sekretary, nakikinig si Sekretary ng Labor, no? Anong unang problema ninyo, hindi kayo binibigyan ng komisyon po. Komisyon. Apo. O paano bang komisyon, para maintindihan lang ni Sekretary? Kunyari po, sir, ano po, sa 1 month po kasi, mm-hmm, may quota po kami kada stop 3 sales, okay, po. Mm-hmm. Ngayon po, pag hindi po namin na commit yung 3 sales, ano po, dati kinakaltasan po ng 1.5. Ngayon, mm-hmm, po, ang bagong policy, gusto nila tanggalin na kagad. Oh. Automatic. Pero nare-reach naman ninyo yung quota? Opo, sir. Nakapagbenta naman kayo? Opo. Ang ano nga po nun, sir, masama. Kunyari po ako po, 3 po yung quota ko. Ngayon po, naka-6 na ako. Ang gusto po nung management, 10. Tapos po, nung sinagot ko na ano, na bakit po 10? Ngayon po, yung in-check po, na nag-ano sa amin supervise, bigyan po ko suspension ngayon, 5 days. Oo. At isa pa, hindi pa nagre-remit ng inyong mga contribution. Opo, SS pag-ibig pilin po, wala po lahat. Okay, nasa linya ngayon po si Labor Secretary Sylvester Bebot Bello III. Good evening, sir. Magandang gabi po. Si Alex Santos po. Kasama ko si Ben Tool po sa Kilos Pronto po tayo, sir. Good evening, Alex. Opo. Ben. Sek? Opo. Opo, Sek, mukhang napakinggan nyo naman siguro, pahapyaw po itong mga problema ho natin, mga manggagawa dito. Kahapon po, ay may isa pong batch na nagre-reklamo. Ganun din po problema. Hindi nagre-remit na kanilang benepisyo sa SSS, PhilHealth. Tapos yung kanilang komisyon po, hindi binibigay. Anong pwede ho natin gawin dito, Sek? Mukhang hindi kinikilala yung mga batas natin dito, Sek. Itong in-check na may-ari na ito. Papunta sa akin. Yun. Alex, pagpapalit sa pikina yan, nagtapan natin ng kaso kriminal. Yung employer. Alam mo, Alex, yung non-remittance of premium collected from employees is a criminal offense. Naku! Tama, so, tama ho. Criminal offense yan at sariling mag-convict yan. Naku! O ipapakita mo lang na kinaltas sa sinunod yan pagkatapos hindi nirimit sa SSS. Patay. Oh. Ang sabi nga daw, wala daw siyang takot, wala daw siyang kinikilala. Ganun po sa katapang, Secretary. Hindi pa siguro ako nakakalap. Iyon! Siguro. Naku po. Okay. Ayun. Tama, tama. Patay. Okay, Sek, papupuntay na siguro namin po itong mga... Thank you so much po, Sek, ha? Apo, thank you so much po for your time. Salamat po, Sek. Okay. Okay, si Secretary Bebot Bello po yan, ha? Narinig nyo. Apo. Kaya itong, yung may-ari, kahapon nareklamo na yan. Itong may-ari, ito, pangalawang mensahe ko. Ikaw, Asoy, masara ka na maraming sat-sat na ayaw mo makinig akin, ha? Simula ngayon, kinig ka na maayos, ha? Kinig ka na maayos. Wala ka takot. Patay ka kay Sylvester Bello III. Malilintikan ka. Pag ako nakita mo mukha ko, halap mo, ikaw ipot iyo kasusilyo. Oh. Ingat ka lang. Kasi pag ako galit, nako, ikaw talong bintana. Ikaw pilay. Ayos ka. Baka gusto mo, isama pa natin siguro immigration. Nako, para ma-check ito. Baka uwi na Taiwan. Uwi na yan, uwi na yan. Ikaw ha, masama ka tao dito. Ayos kayo. Gusto namin negosyo mo, pero wag mo sirain buhay ng ating mga empleyado dito. Tama. Ay, kaya ho kami ganito, hindi ho namin siya, hindi ho racist yung aming estilo. Mm-hmm. Ganyan ho kasi kami sa mga kumag na mga Chinoy. I don't know kung putong Chinoy ito, baka hindi pa Chinoy ito eh. Puro baka ito. Puro to. Puro to. Kaya ikaw, siguro kung meron ikaw Chinoy dyan,
ikaw translate. Ipig sabihin, pagkat ikaw tadyak, sa iyo lalamunan, aki sapatos size 10, ito baon sa iyo lalamunan. Sigurado, dala ka. Wak na wak mo ako. Supukan. Ayun, sasamahan ka namin ng Kilos Pronto team para masamahan kayo doon kay Secretary. Meron pa nga sir, ano yun? Dagdagan ako na pa. Sige, habon. Yung ano po, di ba po yung kinausap niyo kagabi na HR namin, ngayon nagsabi po doon sa ano sa Chinese. Ano po, ang sabi lang ng Chinese, kahit ano daw pong gawin nyo, hindi daw po kami babayaran. Matapang talaga. Ganyan lang sila. Okay? Kilala mo iyo. Bakit ba ganyan? Kilala mo ang amo mo, di ba? Okay. Hindi naman siya yun. Hindi. Di, basta meron tayong assurance kay Secretary. Na mukhang makakatikim siya kay Secretary. Alam mo, Lex, sinamahan namin yung mga nagko-complain doon sa ano ba yun? Babagamp noon. Tumino natin, babagamp eh. Yun. Ano? Naipot sa karsonsilyo yung may-ari. Inayos nila. Kung sakaling may problema pa kayo dyan sa baba pero mukhang maayos na ata, eh, nagsample na tayo, eh, di ba? Apo. O, yun. Sa inyo ngayon, susunod na. Alam mo, excited si Secretary Bello. Oo, ayaw niya yung mga ganun. Mm. Yung na-ano kayo, na-agrabyado kayo. Mm. Galit pa, na galit yan galit sa Secretary. Galit pa siya. Mm-hmm. Okay. Okay, alam mo na kayo. Thank you.